Panalo sa ikatlong sunod na beses ang Yokohama B Corsairs at ang pinakahuli nga ay ang panalo nila kahapon kontra Toyama Grouses. Isa sa itinuturing na dahilan ng mga panalong yan ay ang gumagandang chemistry ni Yuki Kawamura at Kai Soto. Pansin ng marami ay napapadalas na nga ang tawa at ngiti ng ating pambato at bihira na siyang tawagan ng mga fouls hindi gaya ng mga unang laro niya para sa Yokohama. Ano nga ba ang nagbago at masaya na si Kai sa Yokohama nowadays at hindi na siya nagko-commit ng mga useless fouls at bakit nga ba napasama siya sa best 5 ng B-League Fantasy? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. So yun na nga guys at napapa what a performance na nga lang tayo sa ipinakita ng tinaguriang best duo sa Japan B-League ngayon na sina Yuki Kawamura at Kai Soto. Nasasanay na nga si Yuki na bigyan ng mga love passes si Kai at most of the time ay hindi nga siya ipinapahiya nito at ikinoconvert ang magagandang pasa sa pamamagitan ng mga hard hitting dunks. Pansin natin guys na masaya si Kai Soto sa Yokohama at ang kasayahan ngang yan ay nagtatransmit sa kanyang performance. Hindi lang tayong mga Pilipino ang nakakapansin ng kakaibang aura ni Kai ngayon, ngunit ang mga Hapon ay napupuna na rin ito. Ayon nga sa isang Hapon sa kanyang post sa X ay nakapagsettle na nga daw si Kai sa B-Core dahil madalas na nga daw niya itong nakikitang tumatawa or nakangiti. Malaking factor ito guys sa performance ni Kai dahil ika nga nila kapag masaya ka sa ginagawa mo ay mas nagagawa mo ito ng maayos at efficient at yan nga ang ipinapakita ni Kai sa mga ball games nila kung saan normal na sa kanya ang mag double-double every game. Isa pa sa pruweba na nag-settle down na si Kai sa Yokohama ay ang mas kakaunting fouls na kanyang nakukomit every game. Kahit nga natawagan si Kai ng quick foul sa laban nila kontra Toyama, ay agad naman niya itong nakontrol at hindi na nga nadagdagan ng kanyang mga fouls noong second half. Sa post-game interview sa panalo nila kahapon ay kanyang nabanggit na noong mga una nga daw niyang laro para sa B-Core ay madalas siyang natatawagan ng mga fouls dahil na din sa kanyang hunger at pagiging agresibo. At ngayon nga na nakuha na niyang muli ang kanyang rhythm at confidence ay ang kanyang feel for the game ay unti-unting gumaganda. Kaya naman hindi na nga daw siya masyadong nakakapag-commit ng mga fouls. To be honest, my whole career, I wasn't really fouling that much. I think maybe my whole career, I averaged one or two fouls a game. But the first 5 to 10 games in B Corsairs, I was fouling a lot. Maybe because I was too excited to play because I was out for 3 months and you know, I was playing with so much hunger, so much energy that I was too aggressive and I kept fouling early, stupid fouls. So now that I got my rhythm back, now that I got my confidence, my feel for the game is getting better. So I think that's why I'm not fouling so much. Dagdag pa ni Kai ay malaki nga daw ang naitulong sa kanyang performance ang hindi matawagan ng mga fouls dahil na din sa hindi siya kailangang ilabas ni Coach Ayoki. I think not having too many fouls helps me play more. You know, earlier this season, there was games that I fouled early. I had 2-3 fouls early, that's why I didn't play that much. So, yeah, of course it helps when I don't foul. I can stay in the court. I don't give my coach a reason to sub me out. Well, dahil sa mga recent performance ni Kai ay isa na nga siya ngayon sa Fantasy Best 5 ng B-League. Sa mga naglalaro ng NBA Fantasy ay malamang pamilyar kayo dito. Si Kai nga ang bet nila bilang best center ng B-League. Ayon sa kanila ay lahat nga daw ng games ni Kai ngayong March ay nag-average ito ng double-double sa points at rebounds. Isang game nga lang ang nilaro niya kung saan hindi ito nakakuha ng double figure sa rebound. Nag-stable na nga din daw ang playing minutes na ibinibigay sa kanya ni Coach Ayoki sa 25 minutes per game at ang kanyang output sa field goal ay mataas nga daw. Pagtatapos nila ay kung nasa lineup mo nga daw si Kai sa iyong fantasy team ay paniguradong makakakuha ka ng mga stats every time na may laro ang Yokohama B Corsairs. So yun guys at constant ang improvements ni Kai Soto every game. At this rate come this July, just in time para sa Olympic Qualifiers at sa NBA Summer League ay ibang Kai Soto na nga ang makikita natin kumpara noong NBA Summer League last year. Sana lang ay magpatuloy ang kanyang consistency dahil hindi lang mga Pinoy at Hapon ang nakatutok sa kanya ngayon, ngunit maging ang mga scout sa buong mundo na nagbabantay sa mga laro ni Kai Soto.